Apat na taon na ang nakalipas mula nang huling magkita ang pamilya de la Cruz. Dahil sa pagtatalo ng pamilya tungkol sa kung sino ang makakakuha ng lupa, na ipinamana sa kanila ng kanilang ama na si Edward de la Cruz, ang pagmamataas ng bawat isa sa kanilang mga sarili na naging dahilan upang hindi sila magsalita sa isa't isa sa napakahabang panahon na tumagal ng ilang taon. Ngunit pagkalipas ng apat na buong taon ng pagiging mapagmataas, isang dalaga na nagngangalang Debbie de la Cruz, anak ng panganay ng isa sa magkakapatid na de la Cruz, ay nagpasya na putulin ang tensyon sa pamamagitan ng pag-host ng isang reunion para sa pamilya. Sa oras na iyon, ang lahat ay lumamig na at kalmado na upang makipag-ugnay sa iba pang miyembro ng pamilya. Kahit medyo awkward pa rin, at least, hindi sila nagsimulang maghagis ng mga pitchfork at kutsilyo sa isa't isa. Ipinagmamalaki ng pamilya de la Cruz ang kanilang mga nagawa at trabaho. Madalas nilang ipinagmamalaki sa isa't isa kung gaano sila naging matagumpay, na nagpaplanong pagsalosin ang kabilang panig kung ano ang mayroon sila. Palagi nalang ganyan, kung kaya't ang ikatlang henerasyon na de la Cruz ay madalas na pinipilit na matugunan ang pamantayan ng ikalawang henerasyon ng de la Cruz. Si Edward de la Cruz at ang kanyang asawang si Rosita de la Cruz ay parehong mga henyo. Ang ilang mga tao ay nagpapatotoo na sila ay mga henyo sa kanilang mga taon. At ang totoo, ang mga sintipiko ng mga pangaral at mga papel na may markang matataas na marka ay madalas na ipinamalas ni Edward sa lahat. Dahil dito ay nagbago ang kanyang perception. At nang siya at ang kanyang asawa ay magkaanak, naramdaman ni Edward ang pangangailangan na tiyakin na lahat ng kanyang walong anak ay sumusunod sa kanyang mga yapak. Dahil dito, ang ikalawang henerasyon na de la Cruz ay naimpluwensyahan ni Edward at sinalamin ang kanyang pagkatao bilang isang mahigpit at perfectionist na magulang. Walang magawa si Rosita dito dahil gustuhin man niya, ay hindi niya magawa. Ito ay dahil pagkatapos ng taon na si Raffaello, ang bunsong anak ng ikalawang henerasyon ng pamilya ay ipinanganak, namatay si Rosita sa sakit na hindi napansin ng kanyang pamilya, asawa at mga anak. Dahil dito, nagbago si Edward at iyon ang naging dahilan upang sumunod sa kanya ang kanyang mga anak dahil siya na lamang ang natitira. Si Rafael de la Cruz, ang pangunahing tauhan ng kwentong ito, ay anak ng bunsong anak ng ikalawang henerasyong de la Cruz na si Raffaello de la Cruz. Ang pangalan ni Rafael ay hinango sa pangalan ng kanyang ama. Si Rafael ay kasalukuyang 20 taong gulang na lalaki at siya ay tunay ngang napakagwapo. Ang mga babae ay madalas na natutumba sa kanilang mga paa. Pinupuri ang kanyang kagwapuhan na dulot ng genetics na ipinamana ng kanyang mga ninuno at pamilya na kaakit-akit din. Pero dahil sa ipinamana sa kanyang mga anak ang mahigpit na personalidad ni Edward de la Cruz, kasama na doon ang ama ni Rafael na si Raffaello de la Cruz. At sa lahat ng walong magkakapatid, si Raffaello ang pinakabata. Ibig sabihin ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataong matutong maging mabuti at maamo tulad ng kanyang ina dahil namatay si Rosita noong siya ay isang taong gulang pa lamang. Ito ang dahilan kung bakit si Raffaello ang naging pinakamalupit sa pamilya de la Cruz. At dahil si Rafael ay nag-iisang anak ni Raffaello, nagdusa si Rafael sa kanyang paglaki. Hindi inabuso ni Raffaello ang sarili niyang anak. Ang mga salita niya ang pinakamasakit sa binata at posibleng tumama sa kanya sa buong buhay niya. Natanggap ni Rafael ang lahat ng sakit sa buong taon at ito ang dahilan kung bakit siya nahulog sa isang malalim na estado ng depresyon. Nagpumigla si Rafael at kailangan gumising araw-araw at lumaban na parang binibitin ang kanyang buhay. Ngunit wala sa kanyang mga magulang ang nag-alaga sa kanya. Ibinasura nila ang sakit ni Rafael at tinawag itong pagiging overdramatic. Pinalala pa ito ng kalagayan ni Rafael hanggang sa tuluyan na siyang nakaramdam na tama na
at tuloy nang tumigil na sa pag-aaral. Ang mga magulang ni Rafael, na sina Rafaelo at Emerald, ay hindi natuwa dito. Inakala nilang tinatamad lamang si Rafael at invalid ang kanyang damdamin. Sa isang pagkakataon, inimpake nila ang lahat ng damit ni Rafael at itinapon sa labas. Napatayo si Rafael sa gulat habang tinitingnan ang mga gamit niya na nakakalat sa labas ng bahay nila pagkarating niya galing sa mall para magpalamig. Senyales na umalis na si Rafael at ganun nga ang ginawa niya. Naisip ni Rafael na ito ay dahil sa ayaw ng kanyang mga magulang na magkaroon ng kabiguan na anak na maihaharap sa buong pamilya de la Cruz. Nadurog ang puso ni Rafael sa pag-iisip na iniwan siya ng kanyang mga magulang dahil lang sa hindi siya sapat at hindi umabot sa kanilang mga pamantayan. Ganun pa man, itinas niya ang kanyang ulo at nakahanap ng sariling paraan upang mabuhay ng mag-isa. Kung babalikan ng kasalukuyan, ang reunion na ginanap ni Debbie ay nakagugulat na mahina at taliwas sa inaasahan niya. Buong akala ni Debbie na ang mga miyembro ng pamilya de la Cruz ay magsisimulang maghagis ng kanilang mga kubyertos at mga plato sa isa't isa. Ngunit ang nakakagulat, ang lahat ay kalmado dahil meron silang ilang mga pag-uusap paminsan-minsan. Ito ay mapayapa. Sa ngayon, nakangiting tumingin si Debbie sa lahat. Mas gusto niya ng buong pamilya de la Cruz ay ganito na lamang palagi. Ngunit ang mga hiling ay magkakatotoo lamang kung gagawin mo ito. Ngunit gayon pa man, hindi nakakasakit ang hilingin ng kapayapaan. Napangiti si Debbie, ngunit agad itong napakunot noo habang nakatingin sa mesa ni Tito Rafaelo. Tanging ang kanyang Tito Rafaelo at Tita Emerald lamang ang nakaupo sa lamesa. Napaisip si Debbie sa narinig niyang chismis mula sa kapatid niyang si Maddie. Ipinagpalagay nga ni Debbie na ito ay isang maliit na kasinungalingan lamang mula sa kanyang 7 taong gulang na kapatid na babae, ngunit lumalabas na ito ay talagang totoo. Ang pinsan niyang si Rafael ay pinalayas nga ang sarili niyang mga magulang. Umunot ang noo ni Debbie dito. Si Debbie ay may sariling mga personal na opinion sa paraan kung paano kumilos ang kanyang tiyahin at tiyuhin. Ngunit nagpasya siyang itikom na lamang ang kanyang bibig dahil ayaw niyang maging walang galang sa kanyang mga kamag-anak. Nang naroroon na ang lahat ng miyembro ng pamilya sa venue, umakyat si Debbie sa stage para sa isang announcement. Nang biglang may pumasok sa mga pinto. Ang pinsan niyang si Rafael. Nagulat si Debbie habang nakatingin sa nakatatandang pinsan. Hindi niya magawang imbitahin si Rafael, hindi dahil sa ayaw niya, kundi hindi niya alam kung paano ito kukontakin. Si Tito Rafaelo at Tita Emerald ba ang nagbago ng isipan? Napaisip si Debbie. Ngunit nang tingnan niyang kapatid na si Maddie, napansin ni Debbie ang maliit na ngiti sa mukha ng kanyang 7 taong gulang na kapatid. Nang ibig sabihin ay may kinalaman si Maddie sa kasalukuyang sitwasyon. You sneaky brat! Pero gayunpaman, lumiti siya at hinawakan ang mikropono para batiin ang nakatatandang pinsan na 4 na taon na niyang hindi nakikita. Kuya Rafa! Sabi ni Debbie sa microphone. Dahil dito, bawat isa at lahat ay agad na napatingin sa pinto kung saan nakatayo ang lalaking nabanggit. Nakatayo doon si Rafael. Nakasuot siya ng beige turtleneck at komportabling pantalon. Katapat ng kanyang mga kamag-anak na nakasuot ng mamahaling suits at mga bistida na pinalamutian ng mga makikinang nahiyas at mga alahas. Kakaiba ang tingin sa kanya ng mga kamag-anak ni Rafael. Nahinuhusgan siya sa ganoong suot na pananamit sa ganoong formal na okasyon. Kahit na ito ay isang family reunion. Lahat sila ay tumingin sa kanya ng mapanghusga mga mata. Ngunit hindi sila pinansin ni Rafael at naglakad patungo sa isang bakanting mesa sa gilid ng silid.
Natahimik ang lahat habang pinagmamasdan siyang nakaupo at nakakross ang kanyang mga binti. Nalipat ang tingin ng lahat sa mesa ni Raffaello nang marinig ang paghila nito sa kanyang upuan. Mapusok na tumayo si Raffaello at naglakad patungo sa direksyon ng anak, baka sa mukha nito ang galit. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Raffaello habang nakakuyom ang kanyang mga kamao at galit na nakatingin sa kanyang anak. "Umaten sa family reunion. Bakit?" Nagulat ang lahat at tinakpan ni Debbie ang bibig niya nang marinig sa buong venue ang tunog ng kamao ni Raffaello na nakabangga sa pisingi ng kanyang anak. Sinuntok na ni Raffaello ang sariling anak at nabigla ang lahat dahil dito. Nakatingin sa gilid si Rafael dahil sa impact ng suntok ng ama. "Makinig ka, Rafael. Hindi ka welcome dito. Hindi kita anak. Isa kang kahihiyan sa buong pamilya de la Cruz at sa akin. Hindi ka magaling sa kahit ano. At nagpasya kang huminto sa pag-aaral dahil sa iyong katamaran. Hindi ko tinatanggap ang katangahan mo. Umalis ka dito ngayon din." Wika ni Rafael. Walang sabi-sabing tumayo si Rafael at ipinasok ang mga kamay sa bulsa at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Pero bago pa siya tuluyang makaalis sa labas ng pinto, bagyang tumagilid ang ulo niya at sinabing, "Sayang naman. Nagpaplano pa naman sana ako na hayaan kayo na mag-reunion dito ng libre. Lahat ng mga kailangan at pagkain, libre. Ito ay tunay na isang kahihiyan. Sayang ang pagkakataon. Oh well, have fun everyone." Ito ang huling sinabi ni Rafael paglabas ng venue. Nagulat ang lahat sa pahayag ni Raffaello at hindi nakapagsalita. "Ano? Anong ibig sabihin ng batang yun?" tanong ni Raffaello. Gayunpaman, ang kanyang tanong ay sinagot ng isa sa mga manggagawa na nakatayo sa gilid. "Si Mr. Rafael de la Cruz po. Siya talaga ang may-ari ng lugar na ito. Hindi naging malakas ang katahimikan at walang nangahas na magsalita. Well, maliban lamang sa batang si Maddie. Lahat ng tao dito malupit. I can't believe everyone would do something like this. Si Kuya Rafa ay pamilya pa rin namin. Kahit anong mangyari, mga malupit lang kayo. Masyadong malupit." Hiyaw ni Maddie habang umuupo siya at inaaliw ng kanyang ina. Napayuko si Raffaello sa panghihinayang. "Everyone, lalo na ikaw, Tito Raffaello. Hindi pa uli ang lahat. Alam mo, mabait na lalaki si Kuya Rafa. Mapagpatawad siya. Pero ang tanong, handa ba kayong humingi ng tawad? Nasa labas lang ng kwartong ito si Kuya Rafa. Pakiusap kung gusto mo pa rin panatilihing sama-sama ang pamilyang ito. It's not too late." Pagmamakaawang sabi ni Debbie habang hawak ang microphone. Napatingin si Raffaello sa pamangkin at napabuntong hininga. Samantala, nakatayo sa labas si Rafael sa may garden. Tumatalon-talon sa fountain na parang bata nang biglang tumakbo si Maddie papunta sa kanya. "Maddie? Kuya Rafa!" Sigaw ni Maddie nang bigla siyang hawakan sa kamay ng nakatatandang pinsan at kinaladkad. "Maddie, saan tayo pupunta?" Hindi sumagot si Maddie at nagpatuloy sa pagkaladkad kay Raffaello hanggang sa makarating sila sa labas ng venue. Hindi man lang binigyan ni Maddie ng oras si Rafael para makapag-react nang sinipa niya ang pinto at kinaladkad papasok si Rafael. Magrereklamo pa sana si Rafael na biglang nalaglag ang pangasa nakita. Bawat isa ay nakayuko. Kasama ang kanyang mga magulang. Masyadong nabigla si Rafael sa pag-andar, kaya wala siyang maproseso. Bawat isa sa kanila ay biglang nagsimulang maglakad papunta sa kanya at isa-isang humingi ng tawad. Hanggang sa lumapit din sa kanya ang kanyang mga magulang. Napatingin si Rafael sa kanyang mga magulang. Lumuluha ang kanyang mga mata habang nakakaramdam ng lungkot at nakatingin sa kanila. Biglang sumugod ang kanyang mga magulang sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Naramdaman ni Rafael ang pagpatak ng luha sa kanyang mga balikat. Umiiyak ang kanyang mga magulang
At dahil dito ay umiyak na rin si Rafael. Humingi ng tawad ang mga magulang ni Rafael sa lahat at nakiusap na sila ang magiging pinakamahusay na magulang kung bibigyan sila ng pagkakataon. Dahil mabait si Rafael, pinatawad niya ang kanyang mga magulang at ang lahat ay naghiyawan. Walang huli kung ang isang tao ay umamin at humingi ng tawad sa kanyang sariling pagkakamali. Sa huli, na tayo ay may mga damdamin.